Magandang umaga! Handa ka na bang matuto ngayong araw? Halika at samahan mo kong mag-aral! Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay tinatawag ding kaalamang bayan. Binubuo ito ng mga salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan, kasabihan at bulong. Karaniwan ang mga ito ay nagmula sa mga Tagalog at hinango sa mahahabang tula. Unahin nating talakayin ang salawikain. Ito ay nakaugalian ng sabihin at sundin bilang tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno na naglalayong mangaran at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan. Ang halimbawa nito ay aanhin pa ang damo kung patay na ang kabay. Isunod naman natin ang sawikain o idioma. Ito ay mga salita o pahayag na nagtataglay ng talinhaga. Ang mga halimbawa nito ay bagong tao na ang kahulugan ay binata at bulang gugo na ang ibig sabihin ay gastador. Ang ikatlo naman ay ang kasabihan. Karaniwang ginagamit ito sa panunukso o pagpuna ng isang tao. Ang mga halimbawa nito ay tulak ng bibig, kabing ng dibdib, at utos na sa pusa, utos pa sa daga. Ang susunod ay ang bugtong. Ito ay ang paglalarawan ng bagay na pinahuhulaan at nangangailangan ng mabisang pag-isip. Ang bugtong ay mayroon ding sukat at tugma, at karaniwang binubuo ito ng 2 hanggang 4 na tuligton. Ang unang 2 linya ay nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa kapaligiran. Ang huling 2 linya naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian ng bagay na binabanggit sa naunang linya. May 2 uri ng bugtong. Ang una ay mga talinhaga o inig. Ito ay mga suliraning ipinahahayag sa isang metapora o maalegoryang wika na nangangailangan ng katilinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kaligtasan. Ang ikalawa naman ay ang palaisipan o conundrum. Ito ay mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyang gamit sa tanong o sagot. Narito naman ang 4 na katangian ng tunay na bugtong. Una ay tugma, ikalawa ay sukat, ikatlo kariktan, at ang pinakamahalagang katangian ay talinhaga. Ang mga halimbawa nito ay nagtago si Pedro labas din ng ulo. Ang sagot ay Pako. Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Ang sagot ay Atis. Nanganak ang birhen, itinago ang lampin. Ang sagot ay Saging. Ang ikalimang karunungang bayan ay ang palaisipan. Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitan gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin. Ang halimbawa nito ay sa isang kulungan ay may 5 baboy na inaalagaan si Juan. Lumundag ang isa. Ilan ang natira? Ang ika-6 at huling karunungang bayan na ating tatalakayin ngayong araw ay ang bulong. Ito ay mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitan ginagamit na pangkulam o pangontra sa kulam, engkanto at masasamang espiritu. Ang halimbawa nito ay, huwag magalit kaibigan, aming pinuputol lamang ang sa amin na pagtutusan. Bilang pagtatapos, lagi nating tatandaan na ang buhay ng tao ay napapaloob sa mga paniniwalang nagsisilbi nating gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga gabay na ito ay ang mga karunungang bayan na nagbibigay direksyon sa ating mga paniniwala at pamantayan bilang tao at pamayanan. Binabati kita sapagkat natapos na natin ang aralin natin ngayong araw. Ngayon naman ay subukan mong sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2 sa pahina 8 ng iyong module sa Philippine 8. Happy learning!
Ngayong alam mo na ang iba't ibang karunungang bayan, ay dumako naman tayo sa pagbibigay kahulugan sa talinhaga. Ang araling ito ay naglalayong makapaglinang ng sariling kakayahan na makapagbibigay kahulugan sa mga talinhaga, eupemistiko o masining na pahayag na ginagamit sa iba't ibang uri ng panitikan gaya ng tula, balagtasan, alamat, maikling kwento at epiko ayon sa kasing kahulugan o kasulungat na kahulugan. Bago natin simulan, ay magpapakita ko sa iyo ng larawan at sikapin mong unawain o tandaan kung saan mo ito nakita. Tignang mabuti ang larawan. Isipin mo kung saan mo nakita ang lugar na ito. Ano ang tawag sa bulkang ito? Kung ang sagot mo ay Bulkang Mayon, tama ka! Saang lalawigan o probinsya matatagpuan ang Bulkang Mayon? Kung ang sagot mo ay Albay, Bicol, tama ka! Ano-ano ang alam mo tungkol sa bulkang ito? Magbigay ng dalawang katangian nito. Hayaan mo akong ibahagi ang aking nalalaman tungkol sa Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay isang aktibong bulkan na kilala dahil sa perpektong hugis-apa nito. Makikita mo rin sa larawan ang Kagsawa Ruins na isang 16th century Franciscan church na itinayo noong 1587 ngunit sinira at sinunog ng mga Dutch pirates noong 1636. Ito ay muling naitayo noong 1724 sa pangunguna ni Father Francisco Blanco ngunit nasirang muli noong February 1, 1814 dahil sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Tuklasin natin sa ating mga isipan ang mga kasagutan sa tanong na sumusunod. Para sa iyo, ano ang pinagmulan ng mga bagay tulad ng isang bulkan? Bakit mahalagang malaman natin kung saan nagmula ang mga bagay-bagay sa ating paligid? Paano nakatutulong sa iyo ang pagtuklas nito? Bigyan mo ng panahon ng iyong sarili upang isipin ang mga kasagutan sa tanong na ito. Bago natin tuluyang malaman ang alamat na nasa likod ng Bulkang Mayon, ay alamin muna natin kung ano ang talinhaga. Ang talinhaga ay ang paraan ng pagsasalita na may lalim at pakikipakahulugan bilang refleksyon ng mga tunay na pangyayari sa buhay ng tao. Ang mga talinhagang ito ay nagbibigay ng lalim sa kahulugang nais ipahiwatig nito. Sa Biblia, sa Mateo, talata 13, ay may apat na halimbawa ng talinhaga tayong matatagpuan. Ang una ay ang talinhaga patungkol sa maghahasik, ikalawa, ang talinhaga tungkol sa masamang damo, ikatlo, ang talinhaga ukol sa binhis ng mustasa, at ang ikaapat ay ang talinhaga patungkol sa pampaalsa. Sa mga talinhagang ito, ginamit ang ibang bagay upang patungkulan ang mga klase ng tao sa daigdig ayon sa kanilang ugali at pananampalataya. Maliban sa Biblia, marami rin talinhagang matatagpuan sa mga tula, alamat, epiko at iba pang uri ng akdang pampanitikan. Ngayon ay panoorin natin ang alamat ng Bulkang Mayon na pinamagatang Daragang Magayon mula sa isang video sa YouTube channel ni Fred _ Ship Club. Maaari nyo ring mabasa ito sa pahina 10 hanggang 11 ng iyong module sa Filipino 8. Daragang Magayon ni Damiana Eugenio. Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Ang asawa ng dato na si Dawani ay namatay sa panganganak. Kaya't nanatiling iisa ang anak ni Dato Makusog, isang anak na babaeng walang kapare sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga.
Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mangangaso at dato ng iraga. Kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ng ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita sa rawis. Si Ulap, ang tahimik, ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang ipinagbunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit hindi katulad ng ibang manligaw, nagdahan-dahan si Ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta uli si Magayon sa ilog Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dagli-dagling sumaklolo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon. Hanggang sa isang araw, sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makuso, buong lakas ng loob na ibinaon ni umiwas ng tingin dahil dito napagtanto ni Dato Makuso na umiibig ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang mapaghandaang husto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Nakarating agad ito kay Pagtuga na namula sa galit. Nang mangaso si Dato Makusog, dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon. Nagbabantang papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pakakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga. Labagman sa kanyang kalooban, agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siya pabalik ng rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso. Napuno ang hangin ng tunog ng nagkikiskisang bolo. Nagtuos si Ulap at si Pagtuga. Isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap, akmang yayakapin nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Dato Makusog ang kawal ng kanyang minasbad, isang matalim na bolo. Pagkatapos ng mabilis ng pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at hagulgol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha si Dato Makuso, naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, nilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap nang magkatabi at magkayakap. Habang lumilipas ang mga araw,
Unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan, kinaulap at magayon. Tumaas ito ng tumaas at di nagtagal. Sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamanang iniregalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga sangayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalikan ni ulap si Magayon. At kung pagkatapos nito ay marahang dumampi ang ulan sa magiliw na libis ng bulkan. Naniniwala ang mga matatandang lumuluha si ulap. Ngayong alam mo na ang alamat ng bulkang Mayon, ay buksan mo ang iyong module sa Filipino 8 sa pahina 11 at sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong sagutang papel. Para naman sa iyong performance task sa linggong ito na matatagpuan sa pahina 11 ng iyong module sa Filipino 8, ay gagawa ka ng isang sanaysay na ginagamitan ng mga matatalinhagang salitang nabanggit sa alamat. Maaari mong balikan sa pahina 10 hanggang 11 ang daragang Magayon. Hanapin mo at ilista ang mga matatalinhagang salita na iyong gagamitin sa iyong sanaysay. Kung ano ang magiging paksa ng iyong sanaysay, ay maaari mong itanong sa iyong guro sa Filipino 8. Sariwain natin ang iyong natutunan tungkol sa unang aralin natin na Karunungang Bayan, ating pagtuunan ng pansin ang bugtong sa lawikain at sawikain. Ang ating kultura ay mayaman sa mga panitikang sumasailalim sa ating pagka-Pilipino. Ang mga panitikang Pilipino ay naglalaman ng mga aral at turo ng ating mga ninuno tungkol sa mga gintong aral ng buhay. Makikita ang mga aral na ito sa mga kilala nating panitikan gaya ng bugtong, sawikain at salawikain. Sa araling ito, kayo ay inaasahang makasulat ng sariling bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan. Bago natin puntahan ang tatlong karunungang bayang nabanggit, ay pag-aralan at suriin muna natin ang mga sumusunod na pick-up line. Keyboard ka ba? Type kasi kita. Dilim ka ba? Kasi nung dumating ka, wala na akong nakitang iba. Nag-review ka ba? Baka kasi sagutin mo na ako mamaya. Utang ka ba? Habang tumatagal, lumalaki na interes ko sa'yo. Tea ka ba? Kasi tinamaan ako sa'yo. Bigyan mo ng panahon ng iyong sarili upang isipin kung ano ang napansin mo sa mga nabasa mong pick-up line. Ngayon ay balikan natin ang bugtong salawikain at sawikain. Ano nga ba ang mga katangi-tanging katangian ng mga karunungang bayang ito? Ang bugtong, pahulaan o patuturan na tinatawag ding palaisipan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Ang salawikain ay mga kasabihan na nagbibigay o nagpapanuto ng magagandang aral o gabay sa pamumuhay. Ang sawikain naman ay mga idioma na nagpapakita ng malalalim na kahulugan tungkol sa iba't ibang paksa. Ngayon naman ay buksan mo ang iyong module sa Filipino 8 sa pahina 12. Makikita mo ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ilagay mo ang sagot sa bawat bugtong sa iyong sagutang papel.
Sa pahina 13 naman ay matatagpuan mo ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Nakasaad sa panuto na gagawa ka ng tiglilimang sarili o orihinal na bugtong sa lawikain at sawikain. Sa kabilang hanay ay ilalagay mo ang kahulugan o paliwanag ng mga ito. Ito rin ay isusulat at ilalagay mo sa iyong sagutang papel. At iyan ang mga aralin at gawain na kailangan mong tapusin sa linggong ito. Maraming salamat!